Sa buhay natin, there are lines that you should not cross. When you cross that line, okay, nagki-create ka ng... This is Dr. Gigi Di Sunga from Rockstar Holding Corporation. Magandang hapon sa lahat ng mga Ginivers natin. And this is the first time po tayo panood sa aking YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo po yan, Dr. Gigi Sunga. And sa lahat mo gusto magpa-coach kay Doc, or if you want to start, advertise, or improve your business, just PM me sa personal FB na dyan lang po sa paligid. Okay? And marami salamat sa lahat ng mga bago natin subscribers, mga OFW dito sa Pilipinas. At yung mga galing sa TikTok natin, marami salamat, Gami. Marami din salamat sa iyo, Ma'am Nani. Yan. And marami salamat, Ma'am Precious. At sa iba pa na galing sa TikTok, mag-message ka lang. Doc, sabi mo, galing ako sa TikTok, napuntaan kita dito. Marami salamat, from my heart. Thank you. Mamaya, kakantahan ko po kayo. Kasi tayong kanta mamaya sa lahat na ano. Mamaya po, abangan nyo sa TikTok, okay? Alright, so ngayon, balik tayo sa mga OFW. Sorry po, medyo na-busy tayo sa mga OFW, sa mga maraming topic. So, hindi ako nakapag-content for you. Okay, eto na, so, eto na po siya. Sa lahat mga OFW, ano yung mga sakit ng ulo nyo at tamang solusyon? Di ba, meron tayong mga OFW masakit na yung ulo. Sino po yung OFW na masakit na yung ulo? Pakitype ko nga, sabi mo, Dok, hindi ko na kaya, masakit na yung ulo ko. So, tingnan natin kung pasok dito ang sanhi ng sakit ng ulo mo at ano yung mga recommendations ni Dok, okay? So, simulan na agad natin. Unang-una po, na sanhi na sakit ng ulo ng mga OFW, eto po yung mga sarili nating gawa, mga self-inflicted, eh? May tinatawag tayong self-inflicted or mga sarili nating gawa. Di ba ngayon kaya sumasakit ang ulo mo kasi sumobra ka sa gastos? Di ba? Meron kang extra expenses. Kaya sumasakit ang ulo mo ngayon kasi meron kang extra relationship na hindi mo naman dapat ginawa, di ba? Tama ba, JB, no? Mga extra relationship. And third, sumasakit ang ulo mo ngayon kasi meron kang mga extra activities. In other words, ang unang-unang sanhi na sakit ng ulo ng mga OFW sa sarili natin, meron tayong mga extra na ginawa. Okay? So, hindi ko alam kung anong extra ginawa ko. Pero I'm sure you know that. Pag sinabi mo natin extra, ito yung lumampas ka sa line. You've crossed that line. Diba? Diba sabi ko nga, lagi sa buhay natin, there are lines that you should not cross. When you cross that line, okay, nagki-create ka ng problem. So, iwasan natin mag-cross, hindi mo dapat i-cross. As an OFW, hanggang dito ka lang sa relationship, dyan ka lang. As an OFW, hanggang dito ka lang sa gastos, dyan ka lang. As an OFW, hanggang dito ka lang sa mga activities, dyan ka lang. Alright? Do not cross that line. Alright? So, anong gagawin natin? Eh, Dok, nangyari na, nakakross na ako, nakagastos na ako, meron na akong relationship, meron na akong sobrang activities. Ang gawin natin, magbawas tayo, mag-start ka ulit. Alright, simulan mo ulit. So, tapusin ang mga dapat tapusin, di ba? So, kung nasimulan, tapusin na. Kung di dapat, okay? Tapusin ang mga expenses na padami ng padami. Tapusin mga activities na dumadami na hindi naman dapat. Alright? So, tapusin ang dapat tapusin para hindi sumakit ang ulo. Yun lang yun, okay? Alright, pangalawa po, na nasakit ng ulo ng mga FW, abang tayo magkape po tayo. Ang sarap po ng kape. Alam ko marami sa atin nanonood, nagsusulat mga OFW, salamat po ah. Pangalawa po, eto, okay? Pangalawa, nasakit ng ulo ng mga OFW, eto po. So, eto po, hindi ko maintindihan sulat ko. Hindi ko naman po maintindihan sulat ko. Pangalawa, okay? Eto yung sa work. Di ba meron tayo sa mga work na sakit ng ulo mo? Kasi, minsan, hindi ko alam kung na-experience yun. Ako kasi there was a time when I was in Manila. Pag pumapasok ako, sumasakit ang ulo ko. I mean, you know, kasi hindi ko maintindihan pinapagawa ng boss ko nung nasa Manila ako. Masyadong technical. So, pagka ganun situation mo, araw-araw, feeling mo, burden yan, sumasakit ulo ko, Dok, ayoko na. Eh, ang solution po dyan, kapatid, kung hindi mo mapalitan ng work mo, syempre, hindi naman madaling magpalit ng work dyan, di ba? Aralin mo. Aralin mo ang dapat mong aralin dyan sa trabaho mo para iwasakit ng ulo. Kung yan lagi everyday, alam mo everyday yan ang routine ng work mo. Dapat alam mo yan, master mo yan. Aralin mo, exert effort. Kung lahat nag-uwi yan, mag-stay ka. Aralin mo. Kung kinakailangan magpaturo ka sa iba, aralin mo sa YouTube. Mag-extend ka ng time, mag-overtime ko. Or just sa flat mo o kaya sa lugar mo. Anuin mo, aralin natin kapatid. Okay? So para mawalan sakit ng ulo mo dyan sa work mo. Okay?
And work-related pa din. Sakit ng ulo. Baka ito sakit ng ulo mo to. Ito yung mga relationship mo sa mga office mates mo. Sumasakit ulo mo sa boss mo. Alam mo parang hindi sumakit ang ulo mo sa boss mo. Pakisama mo yung boss mo. Boss mo yan eh. Gawin mo kung anong gusto niya. Kung saan siya ikinatutuwa niya, gawin mo. Kung gusto niya, masaya siya pag maaga kang pumapasok. Aga mo, pasok mo. Masaya siya pag nakikita niya active ka. I-activan mo pa kapatid. Mas active pa. Alright? So, second relationship sa mga office mate mo. So, kailangan, hindi pwedeng, alam mo, hindi pwedeng, hindi maganda relationship mo dyan sa trabaho mo sa ibang bansa. Otherwise, it will be a hell. At ayaw mo nang mangyari yan. So, dagdagan pa ng pakisama, dagdagan ng unawa, mag-apologize, mag-sorry, hindi ko ang boss dyan, di ba? Magpakumbaba ka kapatid para sa ikaayos. Wala ka ng pride, wala na. Ito kasi yung may kasalanan siya. Wala na kapatid, basta kasi magsalanan, mag-sorry ka, maayos. Ang lagi, alam mo, ang lagi mo dapat panuntunan dyan sa ibang bansa, maayos ang relasyon mo sa lahat ng tao kasi hindi ka taga dyan. Alright? Okay? So, eto, punta na tayo ngayon sa number 3. Eto na. So, dito sa Pilipinas. Kasi alam ko, marami sa atin, dahil tayo po ay nag-coach ng mga OFW for how many years na? More than 3 years na. Ang mga sakit ng ulo na sinasabi nila sa akin, siguro if I'm going to, you know, summarize natin yan, 80% dito sa Pilipinas. So, eto na. Punta na natin. So, sa Pilipinas, ang next na sakit ng ulo natin, yung sinasabi nyo lagi, di ba, family natin, Dok, sumasakit na yung ulo ko sa asawa ko, sumasakit na yung ulo ko sa anak ko, sumasakit na yung ulo ko sa apo ko, sa mga, basta family, di ba? Alam nyo yung kinakasakit ng ulo nyo dyan, alam ko kung ano na, di ba, budget, pagpapadala ng pera, at yung hindi mo sila makausap. Alam mo, minsan nakawa na nga ako sa mga OFW, pagkabigay ng control number, di na makausap, di ba? Nakausap lang every... Pagka ano lang, pag may kailangan, tapos pagka magbibigay lang ng number, well, hindi naman lahat, hindi naman lahat. Kaya, so yun yung number one problem dito sa Pilipinas. So, Doc, ano solution? Okay? Ang solution ganito. Dalawang bagay. So, unang-una, dapat maayos ang relasyon mo dito sa Pilipinas. Huwag kang pumatol ng away. Lahat ng pwedeng ikaayos, ikaayos mo. Kasi magkalayo na nga kayo, mag-away pa kayo sa phone, di ba? Eh, talagang pag... Alam mo, sa mga OFW naman, pag tumawag yung mga mahal nyo dito sa buhay sa Pilipinas, huwag naman kagad mainit ulo nyo. Hindi ko na kung sino mainit ulo eh, kayo o dito sa Pilipinas. Kalma, kalma, usap, tapos di na nga yung nakikita, mag-away pa kayo, namamagitan na nga lang itong ano, screen, tapos away pa, huwag ganun, di ba? Tamang communication at tamang budgeting, okay? Eh, Dok, tama naman yung communication ko, may budget naman kami, pero hindi nangyayari. Ito pa yung ultimate solution natin, okay? Kung sakit ng ulo mo yan, ito. Ito lang ang maipapayo ni Dok, okay? Be consistent sa mga rules mo. Be consistent sa mga rules mo regardless of your emotion and situation, alright? Dapat consistent ka sa budget mo. Kahit na masaya ka, pag ayan ang budget mo, 20,000, sobrang saya mo, di ba? Misan dagdag, gawin na natin 23,000. Eh, hindi kapatid, kasi yung 3,000 na yon savings mo yon. Minsan kasi inaayon natin sa emotion yung pagpapadala natin. Like, sobrang saya mo, sobrang ano mo. Ay kasi mataas yung grade. Okay lang mataas ang grade, dapat lang nag-aaral siya. Nalala kami sa may kausap ako sa OFW. Sabi niya, patawad na. Sabi niya, Dok, bibilang ko na sa sakay anak ko kasi pumasa sa board. Sabi ko, natural lang pumasa sa board kasi nag-aaral siya eh. Di ba? Okay lang yun. Okay lang ba? Hindi man lang mataray si Dok. Pero realidad yun eh. Dok pumasa siya sa second sem. Eh, siyempre nag-aaral siya. Alam, di siya pumasa. Nag-aaral siya. Okay lang mag-reward. Okay lang din naman yon. Good, pumasa siya. Pumasa sa board. Well, that's something, di ba? Pumasa sa board exam. Pero wag naman yung 30% ng budget mo monthly mapunta dun sa reward. Alright? So, consistent ka dapat sa rule mo. Sa rules. Okay? Kung ano ang rule, eto siya. Kahit masaya ka, kahit ano yung taas ng emotion mo, ganun pa din. Kahit galit ka, kailangan magpadala ka pa din. Kahit masaya ka, kailangan magpadala ka pa rin. Kahit anong relation, anong emotion mo. And situation. Kasi minsan, di ba, pag worse ang situation, dinadagdagan mo, kinukuha mo yung ano. Iba yung emergency sa situation, okay? I mean, iba yung tinutukoy kong emergency. Talaga may emergency funds tayo. Alright? Basta the rule of the game is consistency of your budget, of your rules. Sa mga rules mo dito sa Pilipinas, okay? Para iwas sakit ulo. Alright? Next, eto. Number 4 nata tayo. Bukod sa family, di ba meron din mga pumapasok na ibang tao sa buhay natin na nagbibigay ng sakit ng ulo sa atin? Minsan mga kaibigan natin, di ba?
natutuntun pa kayo dyan, di ba? Tumatawag, tulungan mo naman ako, di ba? Alam mo, hindi natin may iwasan. Ito, solusyon ni Doc, para this mask itulong mo. Maglaan ka na ng 1% ng income mo. Talaga, Doc, lalaanan ko. Oo, kasama na yan eh. Kasama na yung pagtulong, pag ipinangalak sa buhay na ito, sa mundong ibabaw, hanggat may tao sa paligid mo, hindi mawawalang pagtulong. Maglagay ka na 1%. For example, every payday, every month, kumikita ka ng 30,000, meron kang 1,000. Para saan yan? Para sa hingi ng tulong ng mga kaibigan ko. Huwag mo naman i-announce. Pero, madalang naman yun, di ba? Talagang for emergency, ikaw tatawagan. Pero meron ka, di ba? Okay, next na sakit ng ulo natin, para di sumasakit ulo natin, ito. Ito yung mga kaibigan ng kaibigan mo at kaibigan ng family mo. Di ba pati yun, natutuntun tayo? Or you do the same. Kung di 1%, 0.5%. 0.5% para pantulong mo sa kanila. Okay? Okay ba yun? Okay po yun, mga kapatid. Alright? Okay, next po. Next, number 6. Ito, sakit ng ulo natin. Yung mga hindi nababayaran. Dok, pauwi na ako, hindi pa ako bayad. Dok, pauwi na ako, meron pa akong hindi nasesettle na account. Dok, meron pa rin akong mga pangarap din na hindi natutupad. Sumasakit din ulo mo, di ba? Kakaisip mo na, ano ba, nag-abroad ako, di ko man lang matupad ang pangarap ko. Nag-abroad ako, di man lang ako nakabili ng kapirasong lupa. Nag-abroad ako, wala man, di ko man lang napagawa yung bahay ni nanay. Nag-abroad ako, di ko man lang, wala man lang pang college yung anak ko. Di ba may mga ganong situation? Ito kapatid, ang solusyon. Kung sumasakit ang ulo mo dyan sa mga utang natin, tapos sa mga hindi pa natutupad na pangarap, ito gawin natin, okay? Ito yung solusyon. Solution, advice ni Rockstar, take responsibility. Take responsibility. Huwag mo nang iasa sa pamilya mo dito sa Pilipinas ang pagbabayad ng utang. Ikaw nang umaksyon. Huwag mo nang iasa sa mga pamilya mo dito sa Pilipinas na ikaw na ang na sila yung gagawa ng paraan sa harap para sa pangarap mo, i-budget. Hindi na, ikaw mismo na. Take responsibility. Okay? So anong gagawin ko, Doc? It's either ganito po yan. Ano mo sa budget mo, kuhanan mo talaga ng budget pambayad ng utang para sa pangarap ko or add other source of income. Alright? So, muli, ito yung invitation ko for number 6 and number 7. Okay? We can help you, our team can help you. So, kung OFW ka, you can join my team, SMBC Rockstar, for your additional source of income. And IMG Rockstar, kung paano tayo magkaroon ng, i-manage yung pera natin, paano tayo mag-budget, at paano tayo magkaroon ng other source of income. Okay? Paano makapayad ng utang? Dito yan, sa 6 and 7, join my team, IMG and SMBC. PM ka na, okay? Alright? So, yan pa. Kung meron ka pa, Doc, meron ka pang nabanggit na sakit ng ulo, sige, magparto tayo, PM mo ako para ma-discuss natin. Alright? So, muli, mga OFW, sumasakit ang ulo natin, pero sa lahat ng sakit ng ulo na yan, may karampatang solusyon. So, mag-focus ka na ngayon dun sa solusyon. Anong pwede mong gawin para hindi na magtuloy-tuloy sakit ng ulo? Okay? And, yon, ayan ang challenge natin. Maraming salamat! And ingat po kayo dyan, mga followers natin, ha? Puntaan nyo po ako sa TikTok pag nalulungkot kayo, medyo mapapaismile kayo, okay? Maraming salamat and please share this video sa lahat maibigan natin. Kahit OFW dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago tumula dati buhay. Thank you very much, Jelibers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!